So ayun yung stock horn natin, no? Ngayon, pipindutin ko na siya. So, ang tutunog na dyan is yung dual horn. Hello, good day. So, meron ulit nag-request sa atin, no? Kung maaalala nyo, meron tayong ginawang video regarding dun sa pag-install ng busina dun sa Wigo. Yung unang ginawa nating video ng installation ng busina, yung walang relay muna. Tapos nun, meron nag-comment paano daw kung meron relay yung businang i-install. So, gumawa ulit tayo ng panibagong video na kung paano kakabitan ng relay yung busina. And dun sa video na yon, hindi ko napakita yung actual na pag-i-install, no? Kasi wala sa akin yung sasakyan ko. So, tinuro ko lang doon sa video na yun kung paano yung wiring. And kung paano ikakabit yung busina doon sa relay. So, after noon, meron ulit nag-comment, no? Na gumawa daw tayo ng dual contact na horn. So, pagka sabing dual contact na horn, so, mag-install ka ng bagong busina, pero hindi mo tatanggalin yung lumang busina. Di bali meron kang choice kung alin dun yung gagamitin mo, no? Yung old horn ba or yung new horn. So, ang mangyayari ngayon, magkakaroon ka ng dalawang klaseng busina, isang malakas, isang mahina. Actually, hindi ko alam kung bakit nauuso yung ganun ngayon, no? Mostly makikita nyo yun sa mga motor. Sa akin, ang nakikitaan ko lang na paggagamitan ko nung ganun, halimbawa dadaan ako dun sa mga eskenita, yun, gagamitin ko yung mahinang busina. Pero pagka nasa kalsada ako, syempre dapat mas malakas yung busina para at least makikita ka nung nasa harapan mo. So, dahil may nag-request, so mag-i-install tayo ngayon ng busina na pwede mo makontrol. Either yung old busina yung gagamitin mo or yung new horn, no? So, kailangan yung bumili ng halo switch, no? Kasi ito yung gagamitin yung switch dun sa busina nyo para ma-activate nyo kung alin yung gusto nyong patunogin, yung old horn ba or yung new horn. So, simulan na natin. So, medyo fast-paced yung tutorial natin ngayon, no? Siguro maggagawa na lang ako ng wiring diagram, no? Tatry ko, pero drawing lang yung gagawin ko kasi hindi ako magaling dun sa mga design sa computer, no? So, kailangan yun ng apat na wire, no? Mula dito sa stock horn, kailangan nyo magpagapang ng apat na wire. So, ito yun, no? Apat na wire. Yung tatlong wire nito papasok dun sa loob. Papunta dun sa halo switch natin. Yung isa, papunta ng battery, no? So, ang pagpapagapang ko dyan, ganito yung ginawa ko. So, ito, no? Yan. So, ito, ang baba nito, dun sa apat na wire kanina. So, pagapangin nyo papunta dyan. Dito. Yan. So, ayun, no? Dito sa may rubber na yon, dun ko papapasukin. So, pagka pinapasok nyo yung tatlong wire dun, labas nyan sa ilalim ng steering wheel. So, doon yung labas ng tatlong wire na yon, no? Tapos, papagapangin nyo siya ngayon dito. Yan. Tapos, i-coconnect na natin yan dun sa halo switch natin. So, ito yung stock horn natin, no? Tanggalin nyo dito yung pinaka terminal niya, no? Pagka tinanggal nyo, ito yun, no? Yan. Nipindot lang naman to, mahihila nyo na yan. So, ito, positive to. So, ito yung apat na wire na pinagapang natin. Ito yung new horn natin. Ito yung stock horn. So, hindi natin naaalisin to, no? Para may option tayo. It's either ito yung papatunugin natin or itong apat na to. Palagi kong sinasabi para makatipid sa wire, for example na lang to. Ito yung negative nitong horn na isa, no? Nakakabit siya dito sa terminal na to, pero yung end niyan ito, no, naka tornilyo. So
sa likuran ng tornilyo na to, nandun yung negative terminal. So ito, body ground to, no? Metal part ng sasakyan, body ground yan, so negative terminal yan. So yung mga negative terminal nung pinaka-horn nyo, ganun na lang ang gawin nyo para at least konting wire lang yung magagamit nyo. Tapos yung pinaka-positive naman nung mga horn nyo na bago, yan, to, pag-apangin nyo na lang, no? Lahat sila, pag-apang. So yan. Tapos yung pinakadulo nila, ito, apat. Yan. Tapos, ito yung pinaka-relay natin, no? So, naganap ako kanina kung saan ko ilalagay yung pinaka-relay. Kung saan maganda ilagay. So, dito, meron dalawang screw. Ito, tsaka yung screw dito. So, tinanggal ko yung screw dito. Plano ko dito ko ikakabit yung pinaka-relay. Yan. So, ngayon, ito yung pinaka-relay, ano? Yung pin 85 nyo, ito yun, lagyan nyo ng I-ring, no? Kasi kailangan nito ng negative terminal, no? So, ang gagawin ko ngayon, tornilyo ko to doon, no? Yan, sasama ko na yung pinaka I-ring. So, at least meron na tayong negative terminal agad. Tapos, etong 86 na terminal, to, ilalagay nyo to doon naman sa wiring nung old horn. So, ito yung old horn. Ito yung wire niya. Kung mapapansin nyo, female to. So, yung ginawa ko dito sa 86 terminal, ginawa kong male. Para at least susuksok na lang. Tapos lagyan nyo na lang ng electrical tape, no? So, kakabit ko muna to. So, ayun na, no? Nakabit na natin yung pinaka-relay doon. And yung pin 85, ginawa natin body ground, no? Sinama natin to sa tornilyo. Tapos yung pin 86 naman, ito yun, kinabit naman natin siya dito sa wire nung original na horn, no? Meron pa tayong natirang dalawang pin ng relay, no? Ito yung pin 30, ito yung pin 87. So, itong pin 30, ito yung kakabit natin, no? Yung other end naman nito, naka-connector yan dun sa battery, no? Ito yun. So, ito siya, no? Pinagapang natin. So, i-connecta natin sa positive ng battery. Pero, lalagyan natin ng fuse box, no? Lalagyan din natin to ng fuse box. Parang ganito. So, kukonek ko muna to, no? Yung wire from the battery papunta dito sa pin 30 ng relay. So, ito, no? Nakonect na natin yung pin 30 papunta dito sa may wire ng papunta sa may battery. So ito naman yung susunod natin, no, yung pin 87. Yung pin 87, ang pares na itong wire is yung nanggagaling dun sa halo switch. So yung doon sa may common terminal dun sa halo switch. So ito yun, ano. So suggestion ko, pagka maggagawa na kayo ng ganitong wiring, mag-label-label din kayo, no? Ako nag-label-label lang ako, kaya na-identify ko pa rin sila after ko pag-apangin, no? So, i-connect ko muna ulit ito. So, yung relay, na-connecta na natin lahat ng wire niya, no? Yung 85, ginawa natin ground. Yung 86, kinonect natin dun sa old wire nung stock horn. Yung pin 30, kinonect natin sa may battery. Etong pin 87, nakakonekto dun sa common terminal dun sa may halo switch. So, eto naman, eto yung normally open na wire dun sa halo switch na ikokonekta natin dito sa may positive netong mga bagong horn, no? So, apat yan. So, pagsamasamahin ko na lang, stall ko. So, iwa-wire ko na siyang ganyan. Pero unahin ko na tong isa, no? Eto yung normally closed dun sa may halo switch na ikokonek ko dito sa may stock horn. Yan. Kung mapapansin nyo, ito yung pinakasaksakan sa stock horn. So, kinabitan ko siya ng female terminal para pumasok siya, no? So, ayan, oh, napasok na natin yung wire galing dun sa may halo switch natin na normally close. Ilagay natin dito sa may stock horn.
So itong normally open na wire, lalagay naman natin dito sa may wire nung mga positive nung bagong horn natin, no? So kabit ko muna. So, nakabit na natin yung mga wire, no? So medyo lilinisin ko na lang yung pagkakalagay niyan. Yan. Tapos, yung pinaka-positive terminal natin kanina, lalagyan ko na lang ng fuse, no? Tapos pakita ko sa inyo pagka natapos na natin ulit. So ito na yung wire, no, galing doon sa pin 13 ng relay natin, no, na kukonekta natin dito sa positive ng battery. So kinabitan ko na siya ng fuse, no. So hindi ko muna sila kinabit dito sa terminal. Sinabit ko muna sila dito. Meron pa kasi akong kukonekta doon sa loob, no. So ayan, no, nandito naman na tayo ngayon sa loob. So ito yung tatlong wire na tinagapang natin papasok na ikokonekta natin dito sa halo switch natin. By the way, itong halo switch, merong kulay yung wire nito, no? Pero maganda, wag natin pagbasihan yung kulay, no? Ang pagbasihan nyo, na pagkakabitan nyo, is itong nasa ilalim, no? Kung mapapansin nyo, meron sulat yan. C, tapos NO, tapos NC. Tapos may positive at saka negative. So, wag nyo pagbasihan tong wire, no? Kasi ito, na-install to kabilaan, baliktaran. So, pagka nagkamali kayo ng install nito, tapos ang pinagbasihan nyo is yung kulay ng wire, mamamali yung wiring nyo. So mas maganda ang pagbasihan nyo itong nakasulat dito sa likod, no? Yan. Simulan na natin yung pag-wire, no? So, itong sa taas na terminal, no? So, apparently kulay green siya ngayon, no? Kung ganito nyo siya in-install. So, yung kulay green, ang ilalagay natin dito, ito palang kulay green na to is yung common or yung C. Pagka tinignan nyo yung label dito, no, C to common. So ang ilalagay natin na wire dito is yung galing doon sa terminal 87 yung relay natin. So nilagyan ko ng mga label, no, to. So ito yung kukonect natin dito. So kabit ko muna. So nakabit na natin, no, yung 87 nung relay papunta dito sa common nung halo switch. So ang isusunod naman natin is itong sa gitna, no? Yung sa gitna, isasama natin doon yung positive doon sa halo switch. So ito positive to nung pinakailaw nitong switch, no? Itong switch may ilaw kasi to, no. Once na yung positive line nito, once na itong positive at saka itong negative magka-power, iilaw to. So yung pinaka-positive nya, isasama natin dito sa gitna, yung normally open. So based dito sa pagkakalagay ko, ang positive is itong red, tapos yung normally open is yung white. So kakabit natin to doon sa may dito sa may positive ng new horn, no? Naglabel ako. So ito yung positive ng new horn. So kabit ko muna. Nakabit na natin yung normally open at saka yung positive nitong halo switch dito sa may wire ng new horn, no? So ito na yung pinakahuling wire na nanggaling sa labas. Ito naman yung positive wire nung old horn or yung stock horn, no? Ilalagay natin siya dito sa normally close. So dito, ayun siya, yung nasa pinaka baba, normally close. So kabit ko muna. So ito na, no, nakabit na natin yung tatlong wire galing sa labas, pero dito sa may halo switch meron pa natirang isa. So ito, body ground to or negative wire. Dikit nyo na lang do sa mga metal part dito, no? So ito, pagka hindi nyo ito kinabit, gagana pa rin naman yung dual contact na horn nyo, no? Ang mangyayari lang, hindi iilaw yung pinaka-switch natin. Kahit napindutin mo siya, hindi siya iilaw. Pero kung sakaling hindi nyo ito ikakabit, i-ano nyo ito, balutan nyo ng electrical tape. Kasi mag-ano ito, magkukosto ng short circuit, no? Dito naman, maganda, no, gamitan nyo ng barena. Ginamitan ko to ng barena. Kaso nga lang, yung pinakabala ng barena ko
hindi ganyang kalaki. Mas maliit dyan. So, ang ginawa ko, pinilit ko lang siyang ganun-ganun din ng bala ng barena hanggang medyo lumaki-laki siya ng konti na magkakasya na tong halo switch. So, itong pinaka-halo switch nyo, may lakto, no, ito. Yan. Tanggalin nyo muna to bago nyo isuksok yung halo switch nyo, tapos tsaka nyo ilalak sa likod, no. So, kabit ko muna. So, ito na, no. Natanggal ko na yung pinaka-lock, susuksok ko na siya. Che-check nyo palagi, no. Kagaya nito. Yung green yung sa ibabaw ko to ilalagay, napapaganyan. So, green yung ibabaw. And yung green natin, dun sa wiring connection na ginawa natin, dapat ito yung common. So, dito, napin nyo yung letter C. To. So, pagkaganyan yung angulo ng pagkakalagay, yung letter C nasa ibabaw. So, dapat papaganyan ko siya ilalagay. Kasi pagka ito, na-twist ko ng patalikod, mababaliktad na yung wiring. So, dapat ganito. So, insert ko muna, no? So, ayan na, no? Na-install na natin yung pinaka-halo switch. Tapos, kung mapapansin nyo, ito yung negative, no? Hindi ko pa nakakabit. Pero ito, pwede nyo itong dugtungan itong wire na to. Tapos, dikit nyo na lang dito, no? Dito, merong screw dito. I-screw nyo na lang siya doon, no? Bili kayo nung i-terminal or yung ring terminal na tinatawag. So, gabi na, no? Ngayon, magsa-sound check tayo nung ginawa natin na dual contact na horn. So, ito yung pinaka-switch natin. So, pagka pinindot mo yan, magiging yung bagong horn yung tutunog. Pagka hindi mo pinindot yung stock horn. So, hindi ko muna siya pipindutin, no? Sound check natin yung stock horn. Hindi ko lang alam kung maririnig dito sa video na to. So, ayun yung stock horn natin, no? Ngayon, pipindutin ko na siya. So, ang tutunog na dyan is yung dual horn. So, every time na mag ho-horn kayo, iilaw din to. So, okay yung ginawa natin na installation ng dual contact horn, ano? So, God bless sa ating lahat. Kung nagustuhan nyo itong video na to, like, share, and subscribe, and hit nyo na rin yung notification bell. Salamat!